mga gulay na paboritong hingin ng kapitbahay. Dito sa probinsya, hindi nahulat ng gulay na hihingi. Lalo na yung mga high value crab at saka yung mga gulay na maalagain at magastos sa lagaan. Tulad doon ng talong ampalaya at kamatis. Ngayon kung sasadyain sa inyo ng mga kapitbahay nyo yung magandong klase ng halaman, mga high value crab, hindi ko lang sasabing pahingi kundi sasabing napabili. Dahil alam din lang ginagastusan yung gantong klase ng gulay. May mga gulay din naman ho na sinasabi lang hindi pabili kundi pahingi. Ito ho ngayon isi-share ko sa inyo sa video ito. Ang mga katangian ho kasi ng mga gulay na ito, una ho, usa lang hong tumutubo. Pangalawa ho, hindi ho alagain. Kadalasan din hong hindi nagwantahan na ubusin ng isang pamilya, kaya nasisira lang. Kaya kung gusto nyo bumait yung mga kapitbahay nyo sa inyo, itanim nyo yung magantong klase ng gulay. Lagi ko kayo maalala ng mga kapitbahay nyo kapag oras na ng lutuan ng ulam. Unahin nun natin itong kusang tumutubo lang. Itong mga gulay nito para sa maluluwang sular. Pag naispatan ho ito ng mga kapitbahay, sigurado hihingi sila. Una na ho itong saluyon. Kahit ito kasi sa tabi ng daan tumutubo ito. Pangalawa ho itong kulitis. Kusa lang din nung tumutubo yan kung saan saan. At matatag sa insekto. Ito naman ang susunod mga gulay na hindi alagain. Lalo na ho pag naitanim ito ng tag-ulan. Kahit magkita lang ho kayo pag-aani ho kayo. Unahin na ho natin itong alugbati. Madali lang hong tumubo ang alugbati. At saka hindi naatake ng insekto. Isunod naman ho natin itong talbos ng kamote. Isa rin ho ang talbos ng kamote sa paboritong hingin ng kapitbahay. Maganda rin ho itanim itong kangkong. Lalo na yung lugar nyo medyo matubig-tubig. Gustong-gusto yan ng kangkong. Paborito rin itong hingin ng mga kapitbahay. Isa pa hong paboritong hingin ng mga kapitbahay itong papaya. Yung papaya hong native, hindi ho yung hybrid tulad doon ng red lady na papaya. Nagkukulay pula kapag hinug na. Ang kainaman mo kasi dito sa papaya, hindi ho ito maalagain. At pag nagsimulang mamunga, dire-diretso na ho. Kadalasan din itong hindi naagwantan ng isang pamilya. Kaya nasisira lang. Isa pa hong paboritong hingin ng mga kapitbahay itong dahon ng marunggay. Ang kainaman ho dito sa marunggay pag na naitanim mo na sa buhay, hindi na ito kailangang alagaan at matatag sa mga insekto. Ang kainaman pa ho sa marunggay, mahaba ho ang buhay kahit ho abutin niya ng 10 taon magbuhay pa rin. Hindi mo na kailangan palagi ang magtanim. Isa pa hong magandang itanim ito yung tanglad. Halos hindi na rin ho inaalagaan ang tanglad pag naitanim na at nabuhay. Meron ako yung unlimited supply ng tanglad lalo pag naitanim ito ng tag-ulan. Kaya paborito rin ho itong hingin ng mga kapitbahay. Isa po ang paboritong hingin ng kapitbahay, ito hong siling labuyo. Kapag ho tumaas ang presyo ng siling labuyo, halos tumataas ho yan ng 500 to 1,000 isang kilo. Kapag naman ho bumagsak ang presyo ng siling labuyo, nagkakahalaga lang ito ng 20 pesos hanggang 50 pesos sa isang kilo. Kapag naman ho pinapitas nila, lugi pa sila sa labor. Kaya pinababayaan na lang nila. Kapag naman ho nagkataon na maraming buwan sili nyo at napakataas ng presyo at gusto nyo makabenta, ibigyan ko kayo ng simpleng tips para hindi kumuha ng marami yung humihingi. Kapag humingi yung kapitbahay nyo, huwag nyo hong lalayasan. Kukuha lang ho yan ang pang-consume nila sa oras na yun. Kapag hukas pinabayaan nyo, tumasok ho kayo sa bahay, halimbawa. Ang kukunin na ho nyan, pang pinakurat. Kapag naman nung umalis kayo at pinabayaan nyo at nangawit bahay ho kayo, ang kukunin na ho niyang pang chili garlic oil. Kaya ho, kailangan nakikita nyo siyang kumukuha para mahiya. Kaya mas mainam ho kayo ang kumuha at magbigay sa kanya. Kapag di naman ho may mga kapitbahay kayong mahilig sa sugal at tumihingi ng gulay nyo, kung may mga ganito kayong klase ng gulay, malalaman nyo kung nanalo o natalo. Pag alam nyo nanalo, pwede nyo biruin ng balato. Kapag ho sa umaga at humingi ng talbos ng kamote, malamang ho yung natalo. Nagtyaga sa talbos ng kamote. Kapag naman ho ang hilingin na sa tanghalian, yung kombinasyon ho ng marunggay at papaya, malamang din ho natalo yan. Dahil sigurado ang labas niya inabrown na papaya at marunggay. Masarap din ho inabrown na papaya at marunggay. Hindi lang ho kayo makakabalato dahil malamang ho yung natalo. Nagtyaga sa ilang brow. Kapag naman humingi ng papaya lang, malamang ho yung nanalo. Dahil maaari niyo pang sama sa tinola yung papaya. O kaya naman ho nilagang baboy.
kaya pwede yung biruin ng balato. Ngayon kung gusto nyong malalakay na malalayo nyong kakilala, magtanim na rin kayo ng herbal medicine. Mga herbal medicine na laging hinihingi ng mga kapitbahay at malalayong kakilala nyo. Tulad doon ng oregano, yunhong damong maria, at kutsay, pati ho ang lagundi. Lagi din nung hinihingi yan. Isama nyo na rin itong kamyas. Ito ho yung mga halaman na madaling alagaan. Kaya paborito ho nilang hinihingi. Kayo, anong paborito nyong hingi sa mga kapitbahay o mga kilala nyo? O ano ho yung laging hinihingi sa inyo? Pakishare na lang ho para malaman naman ho ng iba. Yung kapitbahay naman ho namin, meron siyang tanim na papaya. May nangungang kapitbahay na hindi nagpaalam. Nagalit na paaway. Ang masasabi ko naman ho, nasa inyo na ho yan kung paano nyo iintindi nyo magandong klase ng kapitbahay. Hanggang dito lang ho, sana may natutunan ho kayo. Maraming salamat sa panonood at pagpalain ho kayo ng Panginoon.